Ate, ihatid na lang kita sa pension house mo. Makakapagpahinga ka doon. Hindi. Ayoko mag-isa. Ate, mainit ka. Shell, ibili mo naman ako ng gamot, oh. Anong gamot? Naman, Cielo, kahit na ano. Sige na, please. Kahit na anong gamot. Ate, oh. Ito na yung gamot mo. Magpapahangin muna ako sandali, Shell. Tabi mo muna yung gamot. Thank you.
Nagbabagang luha pala ang hahalili sa tuwa kapag damdamin na bigo at galit ang ipinula. Kaya't sa Diyos ilalaan ng buhay ko at paghika ng mapigilan ang mata nitong nagbabagang luha. Sa may kapal ilalaan ng buhay ko at paghika ng mapigilan ang mata nitong nagbabagang luha. Umalis sila kanina. Pupunta raw sa La Union at magpapahinga. Ewan ko lang kung saan sa La Union. Basta sinabi niya La Union. Pero magkafe ka muna, iha. Hindi ba sinabi kung kailan sila babalik? Hindi eh. Bakit hindi mo sinabi ang totoo? Maita, baka hindi mo matanggap ang katotohanan eh. Ang kapatid ko. Ba't ganun? Nagmukha akong tanga. Mabuti pang sinabi mo na lang sa akin ang totoo bago ko pumanik. Maita, iniiwasan ko masaktan ka. Tsaka hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Para ka na rin nakipagsabuatan sa kanila na nagsinungaling ka sa akin. Pare-pareho kayo mga lalaki. Hindi kayo maasahan. Sarili nyo lang ang iniisip nyo. Maita, that's not fair. Wala akong pakialam kung anong fair o hindi fair. Yung anak ko. Maita, magmula na maghiwalay kayo ng asawa mo, ang performance mo dito, palala ng palala eh. Tapos ngayon, wala ka na sa kondisyong magtrabaho. Ayaw sana kitang sisantihin, no? Kasi magaling ka namang designer. Pero, bumalik ka na lang kapag tapos na ang problema mo, ha? Mag-usap tayo muli. Thank you.
tita. Intindihin mo naman si Maita. Maraming problema yung tao. Eh, huwag niyang dadalhin dito sa opisina. Tao lang siya. Business is business. Kung kayo kaya ang nasa lugar niya. Kung ako ang nasa posisyon niya, kusa na ako magre-resign kasi wala na ako sa kondisyon magtrabaho. Hindi pinaghahalong emosyon sa business eh. Paalala ko rin yan sa'yo. Tita, bigyan mo naman ng konting konsiderasyon si Maita. 7 buwan ko na siya binibigyan ng konsiderasyon. Ano ka? Bakit di mo nalang asikasuhin ang export natin sa New York? Sa halip na, pinoproblema mong problema ng ibang tao.